San ka pa, di ba? Maganda na. Hindi pa maselan. Sana all. Welcome sa akin channel. Ang feature ko naman for today is yung aking miniature pineapple or baby pineapple. Ang cute nun. Pero bago yan, hindi pa nakaka-subscribe, click nyo na yung subscribe button and notification bell para lagi kayo updated. And then check our shop, it's Herbs Plant Shop Manila. We're on Instagram and Facebook. So okay na, tara. Check na natin si miniature pineapple. So ito na ang ating plant of the week, si miniature pineapple or baby pineapple. Palakpak naman dyan. Okay, ang liit, no? Storya muna sa kanya. Galing pa to sa sa classmate ko ng high school. Kung tatanong nyo kung kailan yun, huwag nyo na itanong. Basta matagal na. So mula noon, naka-survive siya hanggang ngayon, actually. Siyempre, mga na yan, dekada na. Dekada na inabot yan. Pero, luckily, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ilang baha na ang pinagdaanan nitong pinya na to. Napakarami, as in, napakadami na. Parang siya na yung peeping saks eh. Sa mga nangyaring kaganapan dito sa garden ko. Mula nung medyo bata pa ako hanggang ngayon. Pag-usapan naman natin yung kanya physical na kaanyuan. Yung talaga siya, 'di ba? Mukhang pinya talaga, oh. Parang pinaliit lang talaga eh. Oh. Ang dami rin niyang mga mata. Oh. Parang pinya talaga siya na pinaliit. Tapos siyempre, ang ganda ng dahon niya, oh. Mukha talagang parang kinakain na pinya. Actually, natikman ko na ata. Para wala naman lasa. Hindi ko mataga kinain, parang dinilaan ko lang. Para pinya naman niya. Ayun. Tapos, 'di ba? So, pinyang-pinya talaga siya eh. Mula pagtubo niya sa ilalim hanggang sa unti-unti siyang yung humaba yung stalk na 'to, so magka-flower, parang nagiging mukha siyang flower. Actually, may picture ako nito eh. Mga pa lang nung parang flower pa lang siya hanggang ma-develop siya na maging bunga. Tapos kung mapapansin nyo, yung kamay ko nakahawak sa kanya. Kasi hindi accurate yung kulay kapag nilayo ko kasi, oh. Kasi sa personal, ang ganda ng kulay niya, ang tingkad-tingkad na parang red-orange. Kasi stress siya sa araw kasi nakalagay ito sa bubong namin. So sobrang init dun. Ang ganda talaga niya sa personal lalo. Maganda siya pag nilalagay sa bilad, yung talagang sobrang init. Pumupula. Pero pwede rin naman siya sa hindi masyadong mainit. Anyway, later na yun sa natin, sa maintenance and care. And syempre, mapapansin nyo, like a true pineapple, sabi nga, ang daming tinik, oh. Matinik yung mga dahon niya.
Sin sobrang matinik yan. Eh dapat, pag meron kayo nito, medyo mag-ingat kayo sa kanya. Kasi talagang matinik siya. Ayun, konting dikit mo lang. Parang sasabit siya sa kamay mo, sa balat mo. Ilalagay mo siya sa area na yung hindi masyado nalalapitan ng tao. Kasi pag natamaan mo talaga siya, eh masusugatan ka. So, masakit yung mga tinik niya kasi matitigas. Ganda nung ano niya eh. Yung overall niya, ayan, mula sa dahon hanggang sa bunga. Ganda eh. Mapulak ano kasi yung kulay. Actually ngayon ko lang ata na try na i-stress to sa araw. Ang ganda talaga ng kulay niya. Ayan o, ang pula. Parang red orange. Ang ganda o. Kakatuwa. Obviously, siya ang isa sa pinakapaborito kong mga halaman. Kasi ang ganda eh, ang unique niya. And medyo rare, di ba? Kasi it's not everyday na makakakita ka ng ganyang napakaliit na pinya. Okay, care and maintenance niya. Actually, parang wala. Kasi ito na yata ang ano siguro. Pag nagkaroon ka niyan, isa sa pinakamadaling alagaang halaman. Actually, hindi mo na siya kailangang alagaan. Kumbaga, kaya niya sarili niya eh. Kaya niya i-handle yung mga kung saan mo siya ilagay na ano talaga, kasing harsh yung condition na yun. Kayang-kaya niya. Hindi siya kailangan na ano, laging dinidiligan. Actually, mas gusto nga nito sa ano eh, yung dry. Pwede mo siya hilera sa mga cactus, ganyan, sa mga succulent, euphorbia. Hindi mo siya kailangan laging ano, dinidiligan or tinitingnan. Ito yung halaman na kung wala kang time talaga na weird is parang wala ka tayong maghalaman pero gusto mo ng halaman. Isa to sa ano, magandang ano, alagaan. Pwede mo siyang diligan, halimbawa, kahit once a week or kahit nga hindi eh. Kahit mga every 2 weeks, ganyan. Hindi yan ano, hindi to maselan kasi siguro dahil nag-i-store siya ng tubig sa katawan, parang ganun. So hindi niya kailangan na lagi siyang ano, dinidiligan. Tapos mas gusto nito sa location niya na mainit, na may direct sun. Pag may direct sun, mas maganda. Lalo na pag yun nga may direct sun, may stress sila. Tama naman. Ang ganda-ganda ng kulay niya pag na nabibilad siya sa araw. Yun ang gusto niya. Pero matotolerate din naman niya kahit na hindi sobrang liwanag. Basta yung takat sa in bright indirect light, kaya din naman niya. Huwag lang yung ano, yung parang mabababad sa tubig kasi mabubulok yan. Hindi niya kaya yung ano. Halimbawa, kasi may mga plants na kaya nilang nalulubog sa tubig eh. For example, di ba minsan, ewan ko sa mga lugar na parang medyo nagkakatubig, ganyan, matubig or binabaha ng bahagya, ganyan. May mga plants na ano eh, kayang tolerate yung mga yung tubig eh. Pero ito, isa sa mga halaman na hindi nila kayang itolerate ang tubig. Mabubulok yan. Kasi sila yung parang may mga ano, lalo na yung mga halaman na ang tawag dito, yung may ganyan. Hindi ko lang kung tawag dyan eh. Parang rosette yung form nila eh. Rosette yung pag ano nung dahon, ganun. Usually nabubulok yan sa ano, siyempre sa pinakaubod niyan sa loob. Pag nasta ang tubig doon, parang kumbaga yun yung pinaka parang vulnerable na ano, yung core ba yun. So yun, doon nagsisimulang mabulok yung mga ganyang type ng halaman, mga para mga pineapple type, mga bromeliad ganyan. Pineapple is family ng ano, bromeliad eh, yun. So yun, mga mahihina sa tubig yun. So yun. Wag na wag silang ilalagay sa ano, yung mga ganito, mga pineapple sa sobrang matubig na area or nalulubog sa tubig kasi mamamatay yan sigurado. Tingnan nyo naman. Pinatong ko lang yan dito sa paso actually. Pero supot lang yung pinaglalagyan niya, no. Tagal na yan, taon na yan sa supot na yan. Sira na nga yung supot. Sira na yung supot tapos nakalo pa sa bubong namin. So halos hindi ko na nadidilig nga yan. Hindi ko na masyado na nadidiligan. Pero kita mo naman, namunga pa, di ba? So yun, so dyan makikita mo na hindi talaga siya masela na halaman. Tuyo pa nga yata yung lupa, oh. Oh. Tuyo eh. Pero kita mo naman, oh. Tuyo what? Diba? Namunga pa. So, ganyan siya kadaling alagaan. Yung parang ito yung halaman na hindi mo naaalalahanin na, ay, hindi ko nadilig. Ay, ano yung nangyari sa kanya? Wala siyang mga ganun-ganun. Kumbaga, alam, drama yan. Dahil nga, easy plant lang siya, wala akong dinidilig sa kanya na kung anong special na formulation or kung anong fertilizer. Wala. Zero. Eh nga, kahit nga hindi mo diligan, nabubuhay eh. So, hindi na kailangan din ng fertilizer. Diba? Propagation naman niya is kagaya rin ng ano, ng totoong pinya ba?
Yung tinatanim sa kanya is yung crown niya. Yan. Crown, ano lang yun? Tuktok lang yun eh. So yan, kapag halimbawa, yung bunga niya is mature niya or nabulok na, pwede niyo nang i-cut to, yung part na to. Yan, cut niyo yan. Kagaya rin ng totoong pinya. Tapos, pwede niyo nang itanim to sa lupa. And then, through ano din, tawag doon, divisions ba? Kasi may mga anak din yan eh. Oh. Ayan. May anak din siya. So, ito, pwede niyong, ayan, pwede niyong tanggalin yan. Yan, through divisions siya, tatawag yan, division. So, yan, pwede niyong tanggalin yan. Tapos, pwede na siyang, ano, itanim agad. Ayan, hindi naman niya maselan eh. So, yun, dalawa ang ways ng pagpropagate sa kanya. Of course, highly recommended. Very highly recommended. Kasi napakadali niyang alagaan. Parang zero maintenance nga eh. Isa sa mga halaman na parang tatawagin mo na ano, yung very forgiving. Yun, kasi kahit na napapabayaan mo na siya, makakasurvive sa sarili niya. Hindi mo siya kailangan ano, intindihin. San ka pa, diba? Maganda na. Hindi pa maselan. Sana all. That's it for my presentation for today. Sana nagustuhan nyo. And again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, click nyo na yung subscribe button and notification bell, okay? Para lagi kayong updated. Check our Flash app, Herbs Flash app Manila, Instagram, Facebook. So, thank you. It's lahat ng mga nanood. God bless.